Sa utos na nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martirez, sinuspinde si na Mayor Jaime Porac, Mayor Jaime Capil, Vice Mayor Francis Lawrence Tamayo, yung walong konsehal niya, no? Sina Ron Arbuan, Rafael Canlapan, Adrian Carrion, Regine Clarete, Esel Joy David, Hilario Di Malanta, Michelle Santos at John Noe Vivenson. At yung licensing assistant, kalauna naging officer in charge, OIC po, ng Business and Licensing Office na si Emerald Vital. So ito, pinatawan po ng 6-month preventive suspension without pay. Yang mga yan, sina Mayor, Vice Mayor at 8 konsehal. No? Bumaba ang desisyon ng Ombudsman para sa preventive suspension ng mga naturang opisyal sa gitna po ng iba't ibang investigasyon sa paglaganap ng mga illegal na aktibidad, no, na konektado po sa mga pogo sa loob ng Porac at Bambantarlac. Ano-ano yung mga yan, di ba? Torture, tino-torture nila. Yung mga, like, let's say, yung mga human trafficking, di ba? Yung mga workers nila na hindi makakuota, tino-torture nila. At yung balita na mga scam farms po yan. Inireklamo po ng DILG, Department of Interior Local Government, ang mga sinuspinding opisyal na mga yan, no? Actually, 20 eh, yung kanilang inireklamo. Kabilang na pa nga po itong mga suspendido na ito. Dahil umano sa kawalan ng aksyon at kabiguan po nilang tuparin ang kanilang mga tungkulin. O, dahil po dito, magpapatuloy po ang operasyon ng... Nagpatuloy ang operasyon ng Pogo Company na Lucky South 99 sa kabila po ng kabilang mga paglabag. No? Kabilang na yung pagbigay ng Mayor's Business Permit sa Lucky South 99 para sa mga taong 2021, 2022, 2023. Kahit na wala, hindi nagsumite ng mga regulatory requirement. At nagpatuloy rin anya operasyon ng Lucky South 99 sa kabila ng expired na yung lisensya nito mula sa PAGCOR. Wala rin umanong tinatawag na LONO, yung Letter of No Objection mula sa mga opisyal ng bayan ng ang Lucky South 99 para patuloy na mag-operate. Binigyan pa rin ng business permit hanggang taong 2024 ang Lucky South 99. At may mga ulat pa umano mula sa PNP natin tungkol sa mga hinalang kriminal na aktibidad sa loob ng pasilidad ng Lucky South 99. Ayon po sa Office of the Ombudsman, kung mapapatunayan nagkasala nga sila ng gross neglect of duty, ground for dismissal po ito, no? Maaring matanggal sila sa serbisyo sa pamahalaan sa ilalim na rin ng revised rules on administrative cases in the civil service. Sabi ng Ombudsman sa makatwid, yung evidence of guilt against them is strong, kaya pinatawan po ng 6-month preventive suspension without pay. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.